So bago umagisa ako, nagpapainit muna ako sa ano. Nanonood ako sa ano, sa TFC yung may 5 on 5 mga paputar ang bulan talaga. Puta, pwede si Pae na nakahiga. Yun ang mahirap. Pagka sa ganito, no, 5 on 5, nag-takedown ka. Ano ko yan, par? Pinagpupuyatan ko yan, oh. Tsaka kumukuha ko ng mga ibang strategy. Kasi pag ganito, 3 on 3, 5 on 5, puta, pa nag-takedown ka dito, kawawa mo ka mas ilalim, eh. Kawawa talaga, no? So, again, may mga technique kaming, siyempre, di pwede ilabas yun. Pero again, sa nakikita ko lang, kung magte-takedown ka dito sa 3 on 3, possible talaga pwede kang mapuruhan kahit lamang ka na sa submission doon sa kalaban. Unless ma-submit mo talaga na mabilis, no? Pero again, it's MMA pa rin. Kaya kailangan natin lahat gawin, no? So kailangan natin depensa sa takedown, lalo si Kiko, alam na natin talaga na may skills niya. Pero again, it's 3 on 3 par. 3 on 3 to. Kaya ito, mag-ensayo na tayo. Yeah, so tayo ngayon. Mamaya tatakbo ko, pero ngayon magka-cardio muna ako dito sa kettle swing, no? Ang kondisyon tsaka mga ilang mga band workout para pang poto, no? Again, di ako nagpapalaki mga par, baka nagpapalaki ako, ha? Magbuhat man ako ng medyo slight heavy para lang magulat yung masa tsaka mabilis makabalik. At syempre yung pagkain na pinaka-importante. So yan yung kettle swing natin. Okay, so 30 pounds lang, no? Ito, mabigat na yung par para iswing. Kaya good luck sa atin, siyempre kailangan natin trabaho ito dahil hindi basta-basta 3v3 ulit-ulitin sa inyo, rambulan talaga ito mga par. Kaya kailangan natin magpa-condition dito habang matagal pa. Dahil ako alam ko marami akong hahabulin. Parang parang bagong hugot pa. Super Perex, grabe. So, ito nabili ko to sa ano, sa Carrot Lazada. Yung mga resistant band na pwede rin kasi kay Mrs. na workout. So, pwede rin sa mga ganito. No, pang mga balibalikat. So, ito para sa sides. Yan, to sides na to. Para medyo magbalik yung on shape natin. Tagal-tagal pa naman, pero again, pero again, di naman kailangan sobrang ganda sa MMA, pero kung kaya mo naman pagsabihin, yung on shape ka, pero functional ka, walang problema. Yeah, so, natagal na ako may gloves na MMA, no? Actually, sa kay parang Clark to, nadala ko lang dito. So, sinasanay ko na, no? Although wala pang hand wrap, pero sinasanay ko na yung, ano, yung grip. I don't know kung ganito rin yung range ng ano, parang sukat naman sa akin eh, nung gagamitin sa URCC. Sinasanay ko na, tapos unting striking. Hindi ko lang pwede tuduhan kasi wala pa akong ano eh, lagay ng punching bag, tsaka magaan yung punching bag ko. Pero at least, nasasanay yung katawan ko, no? yung coordination ng paa, tsaka yun nga, yung sipa talaga, gusto ko pala kasi mga par. Kaya, eto, pitik tayo unti.
skip. Ang sigip pa. So, yaman na po today mga par. Magla-lunch pa lang ako. So, mamaya sana wag umulan para gusto kong magpa-video kay Mrs. na nag-i-sprint tapos yung takbo talaga. So, lahat ng mga makakadagdag sa stamina natin. Ayan, bibili kami mga maraming kamote, saging tsaka itlog. Basically, para yung potassium level tumakas siyempre. At the same time, makatulong sa stamina tsaka sa muscle, no? Hindi tayo pulikatin, hindi basta-basta mangalay. So, sabay na natin ng unting tips, no? Practical lang yung akin, pero pag gusto nyo ng pinakamalalim talaga, kay Coach G Bote tsaka kay Paring Bullet, sobra. Ito kasi yung mga ginagawa ko dati na nag-response sa katawan ko. True fitness, pero again, this time, ibang level to, kaya nagbubuo ng sarili kong formula. At syempre, kung ano man sabihin sa akin ni Coach G at saka ni Paring Bullet na mas makatulong dahil sa larangan nila to, susundin ko talaga 300%. Yun lang mga par, grabe. So sana yung mga nagtitiwala dyan, sobrang salamat talaga. At saka hindi natin ito ipipetext, no? Talagang hard work ang kailangan dito. At again, one of the big spot of my life in YouTube, hindi lang sa YouTube. Siyempre, mahirap naman yung nakikita tayong sa bahay minsan, no? Tapang-tapangan pero wala tayong kilos, no? So yun lang. Patunayan natin sa gawa mga par, yun lang.